batuhan dito na sa gilid ng ano ng bakod ng embassy. Mint green yung kulay na. Ayan mga pH parang sa city. Oo. Kaya naging ganun yung kulay. Kaya ganun yung kulay. Parang mas malinis siya. Diba? Umisita muli. Ano neutralized na. Ano filter niya. Kasi once again si Director Mimban. Jake Mimban. Ayan. Okay. Sa loob na po tayo. Mahanto natin siya na, Director Mimban. Carla De Mesa, good morning. Ayan, buti kadarating lang kasi ni Director Jake Mimban kaya na nakapasok tayo. Inspection po siya rito, titingnan niya yung situation ngayon. Yung mga batuhan dito na sa gilid ng ano ng bakod ng embassy. Once again, nakapasyal na naman tayo. Salamat po sa 106 na nanonood ngayon. Pa-like po and share. So ito, malapitan natin nakita. Itong area. Natin itatanong daw viewers na magbubukasan daw po ba ito sa by October? Si Secretary Simato, hintayin natin announcement. Opo. And about naman po sa coliform level po, sa update po tayo ngayon, ano po ang so far yung coliform level patuloy na bumababa ito sa lalo na dito sa side ng ito sa may Dolomite. Sa may Dolomite. Umabot tayo dati ng 140. Opo. So malapit na noong June. Nung naghabagat, medyo tumaas lang ng konti. Oo, kasi ano yung talagang grabe po yun. Umalik lang sa 7,000. So dito naman po sa may Remedios and then sa may Abad po. So kamusta po ang ano doon? Doon kasi hindi pa tapos yung outfall, yung opo. SDPE pipe. So opo. Medyo mataas pa ng konti, pero nasa thousands na lang. Oh wow, hindi katulad na natin, no? Opo. Ang laki po ng changes, ano, sir? So pag natapos yung HDPE part natin, opo, ini-expect natin na mas bababa.
Yes po, ayan. Thank you po, Director Jake Nainban. May tanong ka? Director, tanong ko lang po kung pag binuksan po ba ito sa hopefully by October, lahat po ba ito mabubuksan? Hopefully, oo. Siyempre, open ito sa public. Pero naka-secretary si Mato. Ang decision. Kanya, ayun. Kanya timetable talaga. Ang decision. And Director, yung sa banyo nga pala, no? Kasi malapit na po yun dito mismo. So yun daw po ay may bayad po ba or wala? Wala pa rin tayong policy na nilalabas dyan. Si secretary pa rin. Ayan, ang ating secretary. Pa rin. Yes. Ano talaga yun, yung so malalaman pa po natin. So natin mangyari dyan, ma-maintain yan. Opo. Malinis yan. Kasi para sa atin yun eh. Yes, yes. So kung ano man yung magiging policy ni Secretary, isa lang yung kanyang direction yan. Yes. Diba? Magamit yan ng publiko, magamit natin, pero kailangan siyempre na alagaan natin yung maintain. Diba? Yes, true. Kasi maintain yan naman si Ama niya, natakagali. Ay, oo, grabe. Social. Social nga po. Hindi, sabi ganda ko nga is, hindi po basta lang na nilagay kahapon dyan at doon ka lang tatayo kaagad. Oo. So, yun. So, lahat yan mayroon plano naman si Secretary. Opo. Thank you po. Pagdating ng panahon na siya yung magsasabi mo. Thank you po, Director Jake Nainban. Ayan. Thank you rin sa okay, inyo. Salamat po, Director. Na parang opisina nyo na ito. Kaya pag dito kami may opisina na, may kasama na kami. Ayan. Opo. Mapatay na ng opisina. Ayan, sana nga po matuloy yan. Sana nga po matuloy, Director. So, lagi tayo magkakasama dito. Walang iwanan. Ayan. Pero nung nakarang araw, umambon lang, Director. May sumugod ka agad. Na-wash out, nalusaw na naman daw po ito. Oo, ganun lang. Magbigyan lang natin. So, mahalin na lang po talaga sila natin, no? Alam yan, tawag nito. Natatawag. Ganun lang yan. And thank you po, Director. Hey, Director, salamat po. So, si Director Jacob Nainban ng DNR. So, ayun, tingnan muna natin yung mga ginagawa dito. Dito po yung mga Estero Rangers. Ito po yung araw-araw na ginagawa po nila rito. Medyo struggle din po kasi sa ano, no? Sa area na mga may batuhan. Kasi talagang obligado kang dukutin, sungkitin yung mga masabit na mga basura po dito. Ito yung area, dito lang naman may mga bato eh, sa may bakod ng embahada. Ando dito, no? Mamaya na tayo magbasa. Kasi bihira lang tayo makapasok dito eh. Kaya namnamin na. I-grab na natin yung mga opportunity. Ay, parang may tinatanim sila rito. Parang may tumubo na rito ang halaman. Ayan. Parang mangrove area. Naligaw lang. Ngayon ma'am yung tumutubong halaman. Kala ko magkakaroon ng area ng ano, mga mangrove eh. Ngayon may mga tumubo na. Why na to, no? May area na, may disenyo rito na, may area na may small portion mangrove area. So ito po yung sinasabi namin kanina, natatanong lang dun sa footbridge, ano? Kulay mint green siya. Sabi nga po ni Director ano kanina, neutralize daw yung acidity ng katubigan, kung kaya't ganito yung kulay, ang gandang kulay.